By the way guys, happy 100 subscribers. Finally, after a month doing YouTube, no? Nagka 100 subscribers na tayo. And thank you sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa patuloy na panunood ng mga vlog natin, no? At sisikapin natin mag-vlog pa ng marami para makita nyo ang ganda ng British Columbia at makita nyo kung ano ba yung mga pinagagawa namin dito. Hi guys, good afternoon sa inyo. So magandang hapon. It's already 3 o'clock here in Vancouver. So 3 o'clock break time namin ngayon. So kita nyo, dito kami tumatambay. Ayan. So sa likod may dalawang upuan dito. Inuupuan namin yan during our break time or kung sakaling walang customer sa restaurant. Dito kami tumatambay. Okay? So by the way, ako nga pala si Ken. I'm working here in Vancouver. Isa akong cook, isa akong chef sa isang Japanese restaurant. Okay, so nag-work ako sa Hot Kitchen. So hindi ako gumagawa ng sushi. So sa Hot Kitchen ako nag-work. Yan, so ang kinagandahan sa work ko guys, no, kahit pa paano, sabi ko nga na-bless tayo ng mababait na mga co-workers, no. Siyempre, alam mo na, di ba? The good thing, kasi ako first time ko actually mag-abroad, no? First time ko magpunta sa ibang bansa na mag-work, no? So, natsambahan ko na bless tayo ni Lord. Itong mga co-work natin, sobrang babayet, no? And of course, syempre, hindi lang yung co-work natin and also to my boss, kasi ang mga boss dito sa Canada, guys, most of them, siguro hindi lahat, pero most of them is kasama mo sa restaurant. Okay, most of them, andun sila, co-work mo. So, nakikita ka nila, nakakasalamuha mo sila, no? And sometimes, di ba, sila pa yung namamalingke ng mga dapat gamitin sa restaurant. No? So, they're very hands-on. Okay? And yun nga, ang kinagandahan rin dito sa work ko, guys, is libre yung food namin yan. Kakatapos lang ng lunch, no? Sobrang busog na busog ako, grabe. Ang dami kong kinain, di ba? Sobrang unlimited, no? Sarap ng ulam kasi namin, nilagang pata ng baka, na may mga karne din ng baka. Pinakuluan yun sa labanos, di ba? And onion, so Korean style, ang nagluto yung boss namin. So, sobrang sold na sold na yan. Ngayong araw na to, diba? And it's Friday today. For sure, mamaya, busy mamaya sa work namin. Kasi Friday, always busy sa mga restaurant. Ayan. So, dito lang ako, nakatambay. Mamaya, pahinga lang ako mga 30 minutes. Tapos mamaya, meron kaming tulugan doon sa mga pinagkakainan ng mga customer. No, yung mga pinagkakainan nila, ginagawa namin tulugan. So ganun lang yung buhay namin dito guys sa Canada. No, actually ganun lang yung buhay ko dito sa Canada ngayon. Kasi yun nga, after work, uwi sa bahay, kain, tulog, pagkagising, pasok sa work. Araw-araw nag-work ako 6 days a week. So kahit papaano guys, sabihin na lang natin na kahit hindi pa tayo permanent resident dito sa Canada guys, we're still blessed kasi nga binigyan tayo ng mahahaba-habang time hours ng boss natin para mas malaki yung pwede natin kitain. Kasi normally yung ginagawa ng ibang mga permanent resident na dito, ang ginagawa nila guys is kumukuha sila ng 'di ba, PR na sila, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng 2 or 3 trabaho or mas marami pa. Hangga't kaya nila, hangga't kaya ng katawan nila para mas malaki yung kitain nila. By the way guys, happy 100 subscribers. Finally, after a month doing YouTube, no? Nagka 100 subscribers na tayo. And thank you sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa patuloy na panunood ng mga vlog natin, no? At
sisikapin natin mag-vlog pa ng marami para makita nyo ang ganda ng British Columbia at makita nyo kung ano ba yung mga pinagagawa namin dito. And shoutout nga pala sa mga taong gusto magpa-shoutout sa vlog natin, guys. Isa-shoutout natin yan. So yeah, hindi ko na kayo isa-isahin. Ipa-flash ko na lang sa screen kung sino-sino kayo, guys. And guys, salamat sa suporta nyo sa akin. Salamat sa panonood ng mga vlog natin. No. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon kasi nga na hit na natin yung goal natin na magkaroon ng driver's license here in Canada. So yun yung isa sa mga blessings na na-receive natin last week, no. Yeah. And actually, honestly, at my first try, no, nung unang subok ko na mag-road test, actually mahirap, medyo challenging, nakakakaba kasi hindi siya tulad ng road test sa Pilipinas, no, na sobrang dali. Ang gagawin mo lang is pupunta ka lang doon, tapos idadrive mo lang yung kotse mo sa oval, iikot ka lang doon. So hindi siya ganun kadali compared mo dito sa Canada. So at that time, on my first try, talagang nag-fail ako doon sa aking road test, no. Ngayon, pagka-fail ko doon sa road test ko, guys, syempre marami akong natutunan, honestly. Sobrang dami kong natutunan sa road test ko na yun, yung failure ko na yun, kasi especially dito, guys, pag magdadrive ka kasi dito, dapat marunong kang sumunod ng rules, diba? Yung mga rules and regulations talaga sa Canada, yun dapat yung dapat mong matutunan, yung mga traffic rules. Kasi pag alam mo lahat ng traffic rules, guys, siguradong papasa ka sa test mo. Actually, guys, lalo akong namomotivate sa mga taong nagko-comment sa YouTube channel natin, sa mga nag-slack, nagsasabi na, "Idol, nandito lang kami, lagi lang kami nakasuporta sa'yo, gumawa ka lang ng maraming video, gumawa ka lang ng maraming vlog, diba?" And I realized those people, hindi ko naman kayo kilala, hindi ko naman kayo kamag-anak, diba? And I think, no, talagang pinapanood nyo din naman yung mga vlog ko, yung mga videos na ginagawa ko. And I hope sana pinapanood nyo talaga lahat. And yun nga, talagang sinabi ko na ayos to, ah, diba? Sabi ko sa sarili ko, ayos to. Kumbaga, nag-i-enjoy ako dun sa ginagawa ko, sa pag-vlog natin. And soon, hopefully by this month, makabili na rin tayo ng pang-vlogging camera para at least talagang yung camera na yun, guys, gamit natin pang-vlog. Kasi ngayon, ang ginagamit kong pang-vlog is yung phone ko. Yung gamit ko. Okay, so ang goal ko ngayon, makabili ng pang-vlog. Pero bago ako bumili, guys, meron pa akong isang good news na mangyayari sa susunod na week na to, na yun muna ipa-priority ko. Laki pa yung gagastusin natin sa mga susunod na week. So yun muna, since meron naman tayong phone na gamit ngayon, ito muna yung pang-vlog natin. Pero yun nga, malalaman nyo sa susunod na week kung ano ba yung good news na mangyayari sa buhay ko, kung bakit sobrang saya ko, no? Sobrang saya ko sa araw na to. Actually, last week sobrang saya ko kasi may good news ako na nalaman, at soon ibablog ko yon. Guys, ito yung mga ilan na ginawa namin nung Sunday, kasama ko sila Tito at si Manong Eddie. So nag-ribbon cutting kami ng upo, yung tanim nilang upo. I remember like 3 months ago, inano namin yun, tinanim namin yun. Actually, sila pala nagtanim, tinulungan lang namin sila. Okay, tinulungan ko lang sila ng konti kasi late na ako dumating. So every long weekend lang kasi ako nagpupunta ron. So nakatanim na yun, pagpunta ko ron, guys, nakatanim na yun. Tapos kung ano pa yung mga ibang dapat gawin, tumulong lang tayo. Tapos ngayon, anihan na. Yan, makikita nyo sa video na to kung ano ba yung ginawa namin. And then
Kumuha kami ng crabs dun sa friend niya na namibigay ng crab, and then kinain namin dun sa ano na yun, diba? Sa bahay nila, and then nagkaroon kami ng masayang bonding. Maliit. Oh. Nagdakko. 1, 2, 3. Go. Ribbon cutting. 1, ribbon cutting. Marami kami patola dito. Mm. Sige. Ayos. Okay. 2. 3. Yes. Laki niyan. Yeah. Ilang kilo yan? Tara. 1. Okay. More bunga pa. 1. Uwin! Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Gumatang ng lechon! Ah, gumatang ng lechon! Okay. Oh, nabili na! Tapos, bibili ng crab? Ah, kukuha ng crab? Yeah. Go, it's your turn. It's your turn? Diyan mo! Come, baby! Ooh, malalaking crab! What's that? King crab. King crab. Ganito? King crab. Okay na, king crab. Malaki. Malaki. Tunok ako. Sete. King crab. May crab na tayo. At may pusit pa. May pusit pa. May lechon pa. Mamaya lulutuin ni Tito. Crab. Mayroon nang ganito ko na may gas. Saan tayo punta? Bibili ng gas? Iwi mo. Uwi mo na? Wala naman dito yung tangke. Awa. Dapat kinuha na kanina para dire-diretso na? Binigay sa akin yung bata ng anong susi. Susi lang. Susi pala ng kahadiro. Ganito ang buhay sa Canada. Namimitas ng pananim. Yung mga Pilipino dito nagtatanim eh, no? Sam. Malalaki yung mga pananim ni Tito. Kamatis. Ah, kamatis. Patola. Wala na. Upo pala, upo. Upo pala. Sibuyas. Sibuyas. Ampalaya. And guys, hopefully sana patuloy kayong sumuporta sa YouTube channel natin. Marami pa kayong aabangan, marami pa tayong pupuntahan. I-goal natin na marami pa tayong mapasyalan dito sa British Columbia. At sana, pagdating ng panahon, hindi na tayo nag-iisa. Have a good day everyone, and you take care always.